Rich. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy! Biyernes na tayo ngayon! It's Friday! Nagtuwa kayo, mag-weekend ah! 29 ng Oktubre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, mawalang panahon sa Metro Manila at Luzon, asahan ngayong Biyernes dahil sa shear line at northeasterly wind flow ay naman sa pag-asa. Isa pang Pinoy caregiver patay sa Israel Hamas War. Unang araw ng kampanya para sa barangay at SK elections naging maayos, bagamat may ilang kandidatong pasaway ayon sa Pumalek. Pero sabi ho ng mga report sa mga pahayag, hantaran ang mga violation. BP Sara may payo sa kanyang mga supporter, kilalanin ang tunay na kaibigan. Dabaw de Oro na yugyog ng magnitude 6.2 na lindol ngayong madaling araw. Mga aftershock inaasahan. 46 katao inaresto sa iba't ibang paglabag sa isang araw ng operasyon ng PNP sa Laguna. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 PNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang maulang panahon sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Biyernes. Epekto ito ng shear line at northeasterly wind flow. Bukod sa Metro Manila, kabilang din sa makakaranas ng masungit na panahon ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Central Luzon. Ang northeasterly wind flow o malamig na hangin mula sa northeast ang siyang magpapaulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apeao at Kalinga. Samantala, sinabi din ng PAGASA na 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa bago matapos ang taon. Yan po man sinabi ni Annalisa Solis, Assistant Weather Service Chief ng PAGASA. May ilang lugar pa rin sa bansa ang makararanas ng tagtuyot, epekto ng nagsisimulang El Nino phenomenon. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga Pinoy na nasawi sa gera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Sa expose, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ikinalungkot niyang ibalita na 1 Pinoy ang nasawi nga sa Israel. Ito ay ang caregiver na si Grace Prodigo Cabrera mula sa Iloilo, patay sa kumpirmasyon ng OWAT ng Philippine Embassy sa Israel. Ayon kay DFA Undersecretary Ed De Vega, si Cabrera ay kabilang sa 3 Pinoy na inuulat na nawawala simula pa noong October 7 nang sorpresang atakihin ng grupong Hamas ang Israel. Kabilang si Cabrera sa halos 200 individual na dinukot ng mga militanteng Hamas, kasama ang 3 kamag-anak ng kanilang Israeli employer. Ang 3 Pinoy na nasawi sa Israel o Israel Hamas War ay sina Angeline Aguirre, isang nurse, ang caregiver na si Paul Vincent Castelby at Loretta Alacre na isa ring caregiver. Nasa 30,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Israel, karamihan ay mga nurse at caregiver, habang nasa 135 naman ang paniniwala ang naiipit pa rin sa Gaza Strip na kontrolado ng grupong Hamas. Pauwi na ng Pilipinas ang second batch ng mga Pinoy repatriate mula sa Israel ngayong araw. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa 14 na mga OFW ang inaasahang uuwi. At posible pa itong madagdagan. Lilipad ang second batch mula Tel Aviv sakay ng Etihad Airlines. Inaasahang lalapag sa NAIA International Airport Terminal 3 dakong alas 3:45 ng hapon. Pinili ng mga Pinoy na magbalik bansa sa gitna ng tumitinding gera sa pagitan ng Israel at Hamas, kung saan libo-libo nang namamatay at marami na rin sibilyan ang binihag. Inag-iingat ang libo-libong Pilipino sa Southern Lebanon at Northern Israel na posibleng maapektuhan ang pagdating ng Israel-Hezbollah conflict. Ayon kay DFI Undersecretary Eduardo De Vega, inabisuhan na ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pinoy sa Lebanon na lumikas. Tiniyak naman ni De Vega na nakalantag na ang contingency at evacuation plans para sa mga Pinoy sa 2 bansa.
Halos 3,000 Pinoy sa dalawang bansang naapektuhan o maapektuhan. Oras na palawigin pa ng Israeli government ang counter-attack nito sa Lebanon-based Hezbollah na naglunsad ng small assault laban sa kanila. Suportado na Hezbollah ang Iran ng Iran at nagbabala naman ang Israel laban sa mga pag-atake sa Gaza. Lahat po ng ating mga kababayan, sa ating pong pag-usal ho ng panalangin ngayong araw, isama ho natin ang ating mga OFW na dyan po ay naninirahan sa mga nabanggit na lugar. Kamang na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, ang tabihanan po ninyo mamaya ang mga update, kaugnay po naman ang malakas na paglindol dyan po naman sa may bandang Davao. Hoy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha, pero bantayin lamang ho ninyo yung pagbuhos ho ng ulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tensa Chocolate, Mud, and Sembonun Cotton. Gawa po ito ng ACS. Patuloy tayo sa mga balita. Naitala ang mga paglabag ng ilang kandidato sa mga regulasyong itinakda ng Commission on Elections kaugnay ng pagsisimula ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Nag-misto lang piyesta ang ilang lugar, lalo na sa Tondo, Maynila, dahil ang ibang kandidato ay may kasama pang mga banda ng musical. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ilang kandidatong lumabag sa regulasyon kaugnay ng paglalagay ng mga streamer at mga banderitas na lampas sa common poster area. Sinabi pa ni Garcia, aalisin nila ang mga illegal na mga nakapose ng mga campaign material at sasampahan din ng disqualification ang mga violator. Tiniyak naman ang Department of the Interior and Local Government na magiging malinis, tapat at magiging mapayapa ang kampanya ng mga aspirante at mga supporter sa nalalapit na halalan. Ginawa ni DILG Secretary Benhur Abalos ang pahayag sa unang araw ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Abalos, magiging prioridad ng PNP ang police visibility at ang paglalagay ng karagdagang personnel sa mga lugar na idineklara ng COMELEC na areas of concern para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko laban sa lahat ng uri ng election-related violence sa mga komunidad. Nananawagan din si Secretary Abalos sa publiko na makipagtulungan para maprotektahan ang electoral process laban sa vote buying at vote selling na isang cancer sa lipunan. Iniyak din ang kalihim na makakatuwang ng COMELEC at ang taong bayan ng DILG at buong pambansang pulisya sa pagbabantay at pagtiyak ng mapayapang pagdarawas ng halalan mula kampanya hanggang sa bilangan tungo sa pagkamit ng mithi nating bagong Pilipinas. Iniulat nga ng COMELEC na naging maayos sa manang-unang araw ng pangangampanya ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa parehim ng DCRH, sinabi ni Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC, karamihan naman sa mga aspirante sumunod sa batas, bagamat may mangilan-ilang matitigas ang ulo. Hanggang hindi po siya nananalo at napoproklama, ay pwedeng-pwede po natin ipa-disqualify siya. Pero huwag pong mawala na pag-asa kasi kung sakali man po, ito po na yung worst case scenario. Dahil maluklok at mahalal, ano, nanalo pa. Hindi naman po maaari na mapapatuloy siya dahil pwede pa rin pong sampahan ng kaso yung tinatawag natin quo warranto o yung may question ng kanyang qualification. Samantala, ipinagbabawal ng COMELEC ang pamimigay ng perang pangkain. Yung may paabot-abot ng 50, 100, malaki din yan, baka akala, no? Paliwanag ni COMELEC Chair George Garcia, ang pagbibigay ng perang pangkain o pangmeryenda ay maituturing na vote buying. Opo, bawal na bawal po yan, bawal sir. Bakit yung vote buying po yan. Oh. Alam nyo, isipin nyo po, sinasanay natin na lagi nalang pag mag-eleksyon, pagkakakitaan ito. Eh, paano po ang mapapakita natin sa mga bata na nakikita na ay pag mag-election pala talagang normal lang na binibigyan, inaabutan ng pang-toma at inaabutan ng pang-inom. Mm-hmm. Eh, okay lang pala yung gano'n. Eh, pagka po lumaki yung mga bata ngayon, eh, magpapalaki tayo ng mga bata na lakihan ko sa eleksyon. Ang nakikita ng bata sa mga matatanda, ginagaya. Kaya tama ho si COMELEC Chair. Ngayon pa lang, disiplinahin na ho natin ang atin pong mga gawi sa pangangampanya. Arangkad na rin ang upland baklas ng Commission on Elections para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Layo nito na tanggalin agad ang illegal campaign materials ng mga kandidato para sa barangay at SK elections. Sinabi ni COMELEC Chair George Garcia,
Bukod sa limitado lamang ang lugar kung saan dapat na magpaskil ng mga poster, kailangan din na biodegradable ang mga materyales na ginagamit upang mapangalagaan ang kapaligiran. O barangkada na ang 10 araw na campaign period para sa barangay at SK elections at tatagal ito ng hanggang October 28. Ang tamayanan nyo mamaya, mag-iikot din po ang ating mga kasamahan sa iba't ibang panigho ng kapuluan at susubaybayan ang pagtatanggal na gagawin na yan ng COMELEC. Iniulat naman ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMPREL ang maagang pangangampanya sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental bago pa man nagsimula ang campaign period. Ayon sa NAMPREL, ilang kandidato sa 2 lugar ang nag-upload ng campaign material sa social media kahit wala pang kumpas ang COMELEC para simula ng pangangampanya. May mga BSKE candidate din daw ang panaypapogi sa online at sumasama pa ang ilan sa mga speaking engagement ng mga lokal na opisyal, kinukonsinti naman ng mga mayor at mga gobernador. Gayunman, hindi maimbisigahan ang nasabing mga kandidato dahil wala pa namang testigo at wala pa rin formal na reklamo. Mamalengke nga muna tayo. Baka ngayon may nangangampanya na dyan ho sa Pasig Mega Market. Nandun si Noche Kaka sa RH27. Noche. Mayong buntag, Sir Angel. Narito na ang presyo ng mga tunahing bilihin dito sa Pasig City Market, Mega Market, ngayong Friday morning. Unahin ko yung bigas, Sir Angel, sa local rice. Yung special, 58 pesos yung pinakamahal ang kilo dito. Habang ang pinakamurang bigas naman, Kuya Angel, yung regular milled rice, 43 pesos ang kilo. Bangus, Kuya Angel, 190 ang kilo. Tilapia, 130. Habang galunggong na local, 220 ang kilo. Beef wrap, ulang pagalaw, nasa 440 pa rin ang kilo. Yung beef brisket naman, 380. Ang kasim, 310. Habang yung liempo, 360 ang kilo. Whole chicken, mababa na sa 170 ang kilo. Isama na rin natin yung itlog, yung medium size, 7 pesos and 50 centavos. Punta natin yung ampalaya, 90 pesos ang kilo. Yung sitaw, 90. Ang pechaya native, 80 pesos. Kalabasa, 65. Yung talong, 70. Habang ang kamatis, nakapako pa rin sa 100 ang kilo. Ang cabbage naman, 160 ang kilo. Carrots, 150. Yung habichuela, so yung tinatawag na baggy beans, 90 pesos ang kilo. White potato, 240 ang kilo. Yung pechaya, bagyo, 120, habang ang sayote, 45 pesos. Ang sibuyas po lang, Kuya Angel, yung local, 140 ang kilo. Yung garlic imported, 130, habang ang luya local, 150 ang kilo. Isama na rin natin yung siling labuyo. Nako, hindi pa rin bumababa, eh, lalo pang tumaas. Nasa 600 na ang kilo. Kalamansi, 80. Ang lakatan, 100. Latundan, 80 pesos. Papaya solo, 45. Habang ang mangga na galing Dabao, 200 ang kilo. Ang sugar white naman, 86 pesos. Sugar wash, 81. Sugar brown, 79 pesos ang kilo. Palm oil, 350 ml, 25 pesos. Habang palm oil, 1 liter, 70 pesos. So yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong thank God it's Friday dito sa Pasig City Mega Market. Wala sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Noche kakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Noche, daghan bang gipong butang diyan ang mga campaign material ng mga kandidato sa mga palingki diyan sa Pasig Mega Market? Mabuti yung mga isda hindi nilagyan ng mga karato lang ano vote for kagawad ha. Wala ayan oh. Ne para yeah, para klaro ba? Okay, uban bagag nawong ba ya? Bagag yan. Sige, dan salamat na, Che. Sino, Che Kakas? Ay, nasa Pasig Mega Market. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas. 18 minutos, mga higala. Human balabay, alas 4 sa buntag. May buntag sa matika na bunturan diyan sa Davao de Oro. Pinababalik naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang 45 pesos na price cap sa well-milled rice sa Nobyembre. Ginawa ng samahang industriya ng agrikultura Sinag ang panawagan dahil sa may nakikita umano silang tangkang ipitin ang supply ng bigas para muling sumirit ang presyuhan. Ayon sa Sinag, nag-aalok ang ilang rice miller at mga trader na bibilhin
ng 21 hanggang 2350 ang kada kilo ng bagong aning palay at 26 to 29 pesos naman ang dry palay. Sinabi ng Senate Chair na si Rosendo So na babahala sila sa posibleng gawing pagsasamantala o pagmamanipula na naman ang presyo at supply ng bigas habang pinag-uusapan ang pagbaba ng taripa ng bigas, mais at baboy. Muli ring gagawa ng paraan ng mga importer at mga trader para magkaroon ng krisis sa bigas. Kaya tananawagan sila sa Pangulong BBM na makailam muli para maudlot ang planong ito. Oy, sa mga demonyo na nagsasamantala sa presyo ng mga bilihin, sana kunin na kayo ni Taning. Agahan ho ang pagkuha sa inyo, ha? Makonsensya kayo, mga walang hiya kayo. Bulsan yung inuisip nyo samantalang mga kababayan natin naghihirap dahil sa mataas na presyo. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa ang DGRH namimigay ng pamalengke, ha? Mamaya, abangan ho ninyo saan ho mamimigay ng pera si Sherwin Alcaro. Pero ngayon, 5,000 ang premyo ng mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan. Ano yung paboritong yan ng mga teenager ngayon, mga kabataan? Ano ha? Kadalasan isinoserve po ng malamig. Una ho siyang nadiskubre sa Taiwan at mga 1980s. Ano ha? At ngayon, sikat na sikat sa Pilipinas. Yung unang item pa yan. Pero may isa pang item na actually nakuha na rin kahit wala pa tayong clue. Ang hindi pa nila nakukuha ay ang prinsipyo ng physics. Kung tututo kayo sa Linggo sa Radyo Henyo, alas 4 dito sa DCRH, magbibigay tayo ng giveaway clue. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagtitext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! 5,000 ang naghihintay na premyo dyan. Samantala, dalawa naman ang formulation ng Pamida Alcohol na pwede natin gamitin pag-proteksyon sa ating pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung Pamida 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Pamida 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol, aba yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Niyugyug naman ang magnitude 6.2 na lindol ang New Bataan, Davao de Oro, kanina alas 2:58 ng umaga. Ayon sa PBOC, so Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may lalim lamang na 5 kilometro ang pag-uga at tectonic ang origin. Naramdaman ang intensity 3 sa siyudad ng Davao habang instrumental intensity 4 ang sa nabuntaran Davao de Oro. Intensity 3 naman ang sa Pekit Cotabato, Malungon sa Sarangani, gayon din sa Columbio Sultan Cotarata. Sinabi pa ng PBOC na asahan na posibleng magkaroon ng pinsalang pagyanig, gayon din ang mga aftershock. Although nakausap po natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Kidapawan City, so far so good. Ang sabi po ni Ate Flor Miranda. Ala naman, lumindol ba? Ba? Ibig sabihin, hindi ho ganun kalakasan ang kanilang naramdaman. Pinalaan naman ni Vice President Tinday Sara Duterte ang kanyang mga taga-suporta sa pagpili ng tunay na kaibigan. Sa kanyang video message, iginiit ni VP Sara na mahalagang magmasid. Kilalanin kung sinong tunay na kaibigan sa oras ng kagibitan. Nananawagan din ang pangalawang pangulo sa publiko na huwag sumama sa anumang uri ng pang-aapi. May pasaring din sa mga taong namumulitika si Inday Sara na maski malayo pa ang susunod na eleksyon. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi, sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi.
Samantala, ginawa ni Duterte ang pahayag matapos na maanalisin ng Kongreso ang Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at ng DepEd at ulanin din siya ng kaliwat kanang mga intriga. Maganda umaga, Pilipinas! Tuwan-tuwa yung mga trolls ngayon, ano ah? Kumikita sila. Nagpahayag naman ang suporta si Senator Bongo kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng kinakaharap nitong most challenging era ng kanyang political life matapos magdesisyon ang Kamara na alisin ang confidential fund para sa Office of the Vice President and the Department of Education na kanyang pinamumunuan. Ayon kay Go, malaking tiwala niya sa kakayahan at integridad ni BP Inday bilang isang lingkod bayan, kasama na rito ang tamang paggamit ng pondo para sa taong bayan. Sinabi ni Go na bilang kalihim ng edukasyon, suportado niya ang hangarin ni Mayor Inday o ni BP Inday na mabigyan ang dekalidad na edukasyon ng mga kabataan at masiguro ang kaligtasan ng ating mga anak. Sinabi pa ng senador na ipamalas na ito ni BP Sara bilang alkalde ng Davao City, kung saan bilang chairperson ng City Peace and Order Council at membro ng Regional Peace and Order Council, naging tahimik, mapayapa at insurgency-free ang lungsod at ang buong Davao Region. Iginit pa ni Senator Go bilang kasalukuyang Vice Chairman ng NTF-LCAC. Patuloy na ipinapakita ng Vice Presidente ang kanyang angking tapang at malasakit para isunong ang kapakanan ng buong sambayanan at labanan ng masasamang elemento ng lipunan. Samantala, dako muna tayo sa mga ulat sa iba't ibang panig ng kapuluan kaugnay ng barangay at SK elections. Nakidnap na asawa ng kumakandidatong chair ng barangay Bukay Abra, pinakawala na ng mga kidnapper. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy. Matiwasay na pinakawala ng mga kidnappers ang asawa ng isang kumakandidatong barangay chairman sa Abang Bukay Abra. Kinumpirma ni Benjamin Loy, naligtas na nakabalik sa kanyang piling ang kanyang asawang si Brice Loy na isang grok. Iniwan umano siya ng mga suspek sa bahagi ng Nagkarlan, Laguna at sa tulong ng ilang mamamayan ay natawagan niya ang kanyang asawa at sa tulong ng mga pulis ay ligtas na nasundo siya sa Laguna. Dinukot siya ng mga hindi pa nakikilalang kalalakihan bandang alas 5:30 ng umaga noong Miyerkules habang naglalakad patungo sa isang paaralan sa Paranaque. Pilit siya umanong isinakay sa isang itim na high ace at dinala sa hindi pa malamang lugar. Kinabi ni Benjamin Loy na tinawagan siya ng mga dumukot sa kanyang asawa at sinabihan na itigil na ang kanyang ambisyon na maging kapitan at mag-isip ng mabuti dahil ang mga pulis na hiningan niya ng tulong ay hindi siya mababantayan at ang kanyang pamilya. Subalit sa dami anya nang nangyari sa kanyang buhay ay ipinapaubayan na niya sa Puong Maykapal kung siya ay aatras sa pagtakbo. Sa ngayon ay nasa ligtas silang lugar ng kanyang asawa at patuloy namang tinutugis ng mga alagad ng batas ang mga dumukot sa kanyang asawa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Lang ya. Kaga namang pamumulitik. Barangay lang yan, ha? Pero ganun ho, may dukutan, ha? At may takutan pa. Unang araw ng campaign period naman sa BSKE, umarangkada na sa bataan. Detalye mula kay Danny Kumilang, R837. Danny, good morning. Umarangkada sa bataan kahapon ang unang araw ng campaign period. Kanya-kanyang diskarte ang mga kandidato sa kanilang pangangampanya sa kanilang mga kabarangay. May mga nagpapatugtog ng kanilang campaign jingle na sakay ng arkiladong mga sasakyan. Habang nakikipagkamay naman, sa bahay-bahay ang ilang kandidatong naglalakad, kasunod ang kanilang mga supporter. Laganap din naman ang mga nakapo sa social media. Mapapansin mo din ang mga campaign materials na mga nakadikit sa mga bakod ng bahay. May napansin din tayong pangilan-ngilan na mga nakadikit sa puno at poste na mahigpit na ipinagbabawal na inaasahan maraming tatanggalin ang COMELEC pag sinimula na ang baklas poster sa bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May apabaki kayong ang sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Kaumalik at Antuan ay sinumpisa na rin ang paglilibot sa mga bayan sa pamamagitan ng pagtakbo. Sumasabay ang Kaumalik, tumatakbo rin. Kanilang gimmick. Balita mo yan, Ray Baton Jr. mula sa radyo natin, Birak. Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, Ray.
kasabay ng unang araw ng kampanya ng mga kandidato sa barangay at sanggunian kabataan na kahapon ay inumpisa na rin ng kamalagkatan Nunes ang pag-ikot sa pamamagitan ng pagtakbo. Mismong pinangunahan ang pagtakbo ni kamalagkatan Nunes Provincial Election Supervisor Attorney Neil Canicula kasama ang PNP, Philippine Army at iba pang deputized agency at mga volunteer runners. Layo ng programa ay upang matingnan ang mga sumusunod at lumalabag sa guidelines sa BSKE at pagpapaabot ng kampanya ng nasabing komisyon laban sa vote buying at vote selling sa komunidad. Umpisa kahapon hanggang Oktubre 28 ay tatakbo mga personays ng COMELEC araw-araw sa 11 bayan na hindi bababa sa 10 kilometro. Sa pagtakbo nito ay ilan lamang sa nakitang bayolasyon ay ang mga campaign materials na walang nakalagay na paid for or buy at hindi sumunod sa standard size na 2x3 feet. Ngayong araw ay nasa naman rin nga mag-iikot ang mga opisina ng COMELEC sa mga bayan para sa nakaschedule na OPLA na baklas. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Mabalas, Ray, sa Matala, Batangas Provincial Police Office, handa na rin para naman sa kampanya ng Barangay at SK Elections. Detali mula kay Renz Belda, RH35. Renz, good morning! Tiniyak ni Batangas Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte na puspusan ang paghandang ginagawa para sa Barangay Sanggunian Kabataan o BSKE na gaganapin sa October 30. Kaugnay nito, 74% ng kabuanga kapulisan ng Batangas ang ipapakalat at itatalaga sa iba't ibang lugar upang masigurong mapayapa at ligtas na pagsasagawa ng halalan na mayroon ding dagdag puwersa na manggagaling mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Chill Management and Penology at ng Philippine Coast Guard. Samantala, mayroong kabuang 34 na fixed COMELEC checkpoint ang nakatayo sa buong lalawigan ng Batangas, isang checkpoint bawat bayan na magtatagal hanggang November 29. Patuloy din ang pagsasagawa ng mga pakikipagpulong ng kapulisan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maging buo at konkreto ang mga paghahanda sa darating na halalan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Renz. At maganda umaga din kay Mayor Senny Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Ha? Mayor Senny, kumusta na ho kayo? Ingat po kayo, ha? Yung palang kanyang anak na si Doktora Maan, nasa South Korea. Mamaya, patiin ho natin. Oy, mga misis! Si Bonsuba, pag-uwi galing ng eskwela, amoy araw, amoy pawis. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng shield mat soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ng shield mat soap galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Pumagitan na ang Philippine Coconut Authority o PCA sa ilegal na pamumutol ng mahigit na 1,000 puno ng nyog sa San Narciso, Quezon para sa pagpapatayo ng isang resort complex. Nagpadala na si PCA Administrator Bernie Cruz ng isang team na mag-iimbestiga sa Barangay Rizal. Naninindigan ng PCA na hindi nila binigyan ng permit o environmental compliance certificate mula sa DNR ang grupo ng negosyanteng si Ryan Go para i-operate itong Amihan Cove Resort and Residences at maging daan sa pamumutol ng puno ng niyog sa buong barangay. Abi, mantakin ho ninyo, 1,000 na puno ng niyog po yung pinaputol nito. Kasadong kasuhan ng mga barangay official sa lugar, si Ryan Go. At ang mga kasamahan nito matapos na ituloy ang pamumutol ng puno ng niyog maski walang kumpas ng PCA. Partikular na maghahabla ng demanda sina Barangay Captain Rizal Mission, Kagawad Gilbert Edibert Rementilla, Simprosa Karabot Ryan Mendua, Treasurer Risa Malapre at Sanggunian Kabataan Joan Mendua. Kung ganito ho ang mga barangay at la SK officials, dapat siguro itong masuportahan, ano ha? Para matiyak natin na pampangalagaan po ang ating kalikasan. Una ng pinayuhan ng Sanggunian Barangay ang grupo ni Go na sumelyo muna ng permit mula sa PCA at DNR at nangako naman ito na makikipag-ugnayan daw sa Philippine Coconut Authority at DNR. Pero kahit wala pang permit, lakas loob na nitong tinira, ha?
pinutol ang mahigit na 1,000 puno ng nyog at mga puno ng bakawan. Isang residente pa sa Barangay Rizal ang naperwisyo ang kabuhayan matapos mabagsakan ang pinutol na puno ang bangkang pangisda nito. Ayan, ang tanong, sino bang sinasandalan nitong negosyanteng ito ang lakas-lakas ng loob na kahit na walang hawak na permiso mula sa PCA, hantaran ang ginawang pamumutol ng puno ng nyug. May tatanggi mo ba naman yan? Ayan, pagmumukha, alin ba dyan si Ryan Good? Yun sa dalawang yan. Ha? Bakit ang lakas-lakas ng loob ba? Sino yung maranta na sinasabing protector daw nito? Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Kasendong, si Ginoong Rosendo Son ng Grupong Sinag. Ang hiling nila, maibalik ang price cap ng bigas ngayong Nobyembre. Teka muna. Nung una silang humirit na maalis na ito, pero ngayon sila ang humihirit na ibalik by November. Kasendo, paki-elaborate mo nga, bakit kinakailangan natin ang price cap sa bigas pagpasok ng Nobyembre? Yeah, Angel, magandang umaga. Opo. Yung presyo ng palay, no, nakikita natin na may bumibili na naman ng higher than 26 pesos. May umabot na ng 28 to 29 pesos na traders na umiikot. So, hindi natin alam yung reason bakit biglang umiikot ng ganun na presyo. In fact, kung ganun mangyayari, yung presyo ng bigas natin aabot na naman ng 50, no? Kung yun ang presyo na lumalabas, baka 50 to 51 pesos pa. Kaya ang yung inaano natin kung by November, yung anihan kasi by November is patapos na rin. Mga 15 to 20% na lang maiiwan. Ito is para mabigay ng signal ang mga miner na huwag sumunod dun sa mga presyo na gano'n. Teka muna, Kasendo, bakit ang mga trader may kapasidad na mamili ng ganun? Asa ng NFA? Kasi ang report, ang baba-baba pa ng nabibili ng NFA. In fact, wala pa yatang 10% ng kanilang target na bilhin ang nabibili so far. May pera pa pala. So, nasan yung pera? Yan, doon pa rin ang pera. No? We hope na yung last... tayo dyan kasi nung October first week tsaka last week of etong September, dapat nakabili sila kasi ang presyo nasa 21 to 22 pesos. Nagbigay ang ating Pangulo ng 23 pesos na buying price sa kanila, no? Yung 14% moisture. So dapat dagsaan na bumili sila at that time. So ngayon, with the price, going price na naman, malabo na makakabili na naman sila, no? Kung ganun kataas ang pressure na nakikita natin. So we hope nakabili sila. Dapat na monitor natin kung ilan yung nabili nila. Nasa mga 22,000 nga lang daw, layo-layo doon sa kanilang target. Yes, So yun, yun ang isang problema. Hindi namin nakitang umiikot ang NFA. So baka wala na naman sila nabit. Teka, kailangan ba nilang kasi nga sinasabi ng mga ano ng mga magsasaka, pumunta kayo sa ground, hindi kami magpupunta sa inyo dahil yung cost ng transport medyo may kabigatan din. Yes, kailangan na sa ground and dapat coordinated with LGU. Nagawa naman dati, Ka-Angel dati, yung coordination with LGU at nakabili sila. No? So dapat ganun din ang gawin ng administrator para at least diretso sila sa mga magsasaka. Pero Kasendo, ang katuwiran kasi ng ibang mga ano, ng ibang mga magsasaka, kaya sa trader sila nagbebenta. Kasi yung trader naman daw po ang nagpautang sa kanila ng pang-fertilizer, pang-binhe, at saka iba pang post-harvest support. Ano ho? Hindi naman daw kasi NFA. Ang alam ko, ang utos ng presidente, bago pa man mag-anihan, pumunta kayo na sa ground.
kayo na ang ano, kayo na ang tumulong para yung mga trader ay yung mga magsasaka sa inyo ibenta, hindi sa trader. Eh mukhang pati yata yun, hindi naman yata nasunod eh. Yeah. Kaya Angel, marami ng ano no, farmers na hindi naman na ano sa traders no. Nagpapa-finance sa traders dahil dun sa tulong ng ating government ngayon. So may sariling financing naman or nagkiram ng pera no. Mm-mm. So yun sana ang target ng NFA na in which marami yun around 70% yun ang hindi financed by traders. So dapat doon sila bumili. Ang nangyayari kasi sa NFAs ano eh, bumibili sila sa traders. Huh? Hindi mismo doon sa farmers. Bumibili kaya no, wala talaga silang mabili. Kasi siyempre yung nagpapasok din yung mga traders. So nabili na sa magsasaka yun. Kaya talagang hindi sila makakabili kung gano'n ang sistema. Tapos biglang papayagan kasi sasabihin lak, walang tayo ng buffer o mag-import tayo uli. Yun. Yun ang tinitingnan nila. Ay, yun talaga ang direction nila. Pero ang tingin natin, ano eh, wala rin silang mai-import capacity to import ngayon. No? Dahil yung pera hindi naman for import. Yun ang nakikita natin. So, ang gagamitin nila is private traders na naman. Wow. Na selected. Kawawa naman magsasaka natin. Harap-harap ang hinuhold up. Ano ha? Ay, sus ko. Teka muna, mamaya nga, makakausap din natin yung mga magsisibuyas. Ganon din ang problema ng mga magsisibuyas. Sabi nila, may paparating pang mga imported na naman. Eh, ang dami pa ng mga imported sa mga cold storage. At maganda ang harvest ng sibuyas sa Mindoro. Yes, oh, kawawa yung Mindoro kasi yung remember last time, Angel, yung mga binigyan ng espasyo ang mga magsasaka na maglalagay doon sa cold storage. Eh. Mm. So, ang nangyari is nag-import sila ng pula ng mas maaga. No? Itong September, nagpasok na sila ng pula. Eh. Mm-hmm. Maraming stocks pa yung mga magsasaka natin. Dapat November sila nagpasok. Napaaga yung pagpasok nila ng pula. So, apektado talaga yung mga magsasaka ng sibuyas. Baka naman pwede nyo na rin ibulong kay Presidente. Total, hinihirit nyo itong 45 pesos na price cap para sa mga well-milled rice. Ano, ha? Well-milled, di ba? Ang inyong yung range na hinihingi nyo. Yeah, well-milled rice, yeah. Yeah. Baka pa pwedeng ibulong nyo na rin. Tigil na muna yung importation ng sibuyas. Di ba? Kawawa na talaga ang mga magsasaka. Hindi natin maintindihan sila sa susuling. Yeah, yung timing talaga ng hindi natin maintindihan yung timing ng atin na government kung anong gusto. So ang mangyayari niyan is ano eh yung this year yung mga nagsibuyas yung naglagay sa cold storage na mga magsasaka eh talagang malulugi. Yun ang nakikita natin. Oh, sige, Kasendo, update po kami ha kung ano magiging feedback ni ng council. Ano, doon sa inyong hirit. Okay, thank you. Maraming salamat. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Ay, sus, may Ginoong buhay ito. Saan nga ba susuling po ang ating mga magsasaka? Itinuhin nyo ha. Bumagsak din ho ang presyo ng manok. Actually, lugi ho yung ating mga raisers. Ano, ha? Kasi maraming supply. Pero marami din ho yung mga imported na nasa cold storage pa rin. Hindi siyempre, bagsak ho yung production ng mga magsasaka, anong mga local raisers natin. Anong gagawin? Mag-i-slow down. Pagka nag-slow down, pasok na naman ang importation. Ay, sus, may Ginoong buhay ito. Maganda umaga, Pilipinas! E, ginitamaan ang isang leader ng Kamara na ang report ng Commission on Audit ang patunay na walang irregularidad sa paggamit ng pondo taliwan sa bintang ng dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Manix Nalipe, naglabas ng certification ng COA na may petsang October 2, 2023 at nagsasabing hanggang noong Setyembre ng taong kasalukuyan ay walang notice of suspension, disallowance,
allowance at mga charge laban po sa kamera. Sinabi pa ni Delipe na noong Hulyo 6 ng 2023, naglabas din ang report ng COA kung saan nakasalito na merong budget surplus na 4.69 billion pesos noong 2022. Tiniyak pa ni Delipe na lahat ng kanilang mga dokumento o kinakailangan dokumento, lahat na dapat liquidate ay ginawa at sinumite ng kamera sa COA. Ginawa ni Delipe ang pahayag matapos akusahan ni dating Pangulong Duterte ang Kongreso na hindi umano sinusuri ng COA. Sinabi pa ni Delipe na walang basihan ang sinabi ng dating Pangulo dahil dumaran din ng kamera sa masusing pagsusuri ng COA tulad ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang paglilipat umano ng 1.23 billion peso na confidential fund ng mga civilian agencies sa ilalim ng 2024 national budget patungo sa mga ahensya ng nanangangalaga sa seguridad ng bansa ay ayon naman sa kapangyarihang iginawad ng konstitusyon sa Kongreso. Ito naman ang sinabi ni Misamis Oriental Representative Christian Unabia na naniniwalang tama ang ginawang paglilipat ng Kamara de Representante sa naturang pondo dahil sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi pa ni Unabia na walang question sa ginawa ng Kamara dahil meron silang power to purse sa ilalim ng saligang batas. 4:04 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Bago natin dakuhan ng ating talakayan tungkol po sa focus at pagbubus ng ating immune system, aba, ang barko naman ng US Coast Guard dumaong sa lungsod ng Tacloban para mapaigting pang relasyon sa Philippine Coast Guard. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. Dumaong sa lungsod ng Tacloban ang U.S. Coast Guard para maipaigting pa ang relasyon ng Philippine Coast Guard dito sa Rion Otso. Ito ang sinabi ni Lieutenant Patrick Reyes sa isang panayam. May 30 mga crew ng U.S. Coast Guard ang nakasakay sa barko at dumaong ito sa port area ng Tacloban para makabuo ng magandang ugnayan sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Lieutenant Reyes, ito ang kauna-unahang pagdaong nila sa lungsod ng Tacloban kasabay sa 79 na Liti Golf Landing ngayong araw. Hindi sila augmentation sa pagbantay sa West Philippine Sea sapagkat uwi sila agad. At ikinatuwa naman ni Lieutenant Mary Ann Vaccaro, ang liaison officer ng U.S. Coast Guard, ang pagpunta nila sa Tacloban na sana sa susunod ay makabalik pa sila. Plus Action Radio Tacloban, ito si R-Stratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kababalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat Jimmy, may buntang sa mating paminaw nato niya sa Tacloban. Maganda umaga, Pilipinas! Nag-donate naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PACOR ng iba't ibang uri ng gamot sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Maynila. Ang donasyon ng PACOR ay sinabay sa pagdiriwang na ika-119th anniversary ng pagkakatatag ng State University. Nagpasalamat si UP President Dr. Manuel Buhi sa PACOR sa pagbibigay ng tulong medikal sa nasa 3,000 mga guro at mga empleyado mula sa iba't ibang sangay at mga campus ng PUP. Umaasa din si Dr. Muhi na magkakaroon pa ang PUP ng magandang collaboration sa PACOR sa mga susunod pang panahon. Samantala, sa iba pang mga balita, Pangasinan Link Expressway pirmado na. Bo! Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanin si Keomin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Kahaponin nilagdaan na ang kasunduan sa Pangasinan Link Expressway o PLEX Joint Venture and Toll Concession Agreement sa pagitan ng provincial government na kinatawan ni Pangasinan Governor Ramon Gico III at ng San Miguel Corporation Infrastructure sa pamumuno ng negosyanteng si Ginoong Ramon Ang na ginanap sa Session Auditorium kung sa bayan ng Lingayen. Ang proyekto'y magpapaikli ng biyahe mula sa Tarlac Pangasinan Expressway o TPLEX Binalonan hanggang sa bayan ng Lingayen ng isang oras at kalahati. Dahil sa PLEX, mapapabilis din anya ang development sa lalawigan at magkakaroon din ng mga bagong growth center at magpapalakas sa ekonomiya lalo na sa larangan ng turismo at livelihood development. Ang proyekto ay may 6.9 kilometers mula Binalonan hanggang Manawag at 11.30 kilometers mula Manawag hanggang Calasiao. 2.39 kilometers naman mula Calasiao area hanggang sa bayan ng Lingayen covering 22.7
17 kilometers. Dagdag pa ng gobernador na ang PLEX ay magkukonekta sa buong lalawigan hanggang sa buong Central Business District ng bansa. Anya, hindi na malayo ang Pangasinan. Napakalapit na lamang nito kapag naisakatuparan ang nasabing proyekto. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, RS 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Samantala, kasama na natin si Raniel Mendoza, Vice President for Marketing ng Teoxys Health Ventures. Isa po siyang magaling na pharmacist ho ng Pilipinas. Sir Ron, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na kayo? Magandang umaga, Kong. Okay naman kayo, Kong. Aba, eto, buhay na buhay dahil sa Ultabayo. Ano bang puyat-puyat dyan, ano ha? Gusto ho ninyo may sigla na para bang sumisipa ang sampung kabayo, ano ha? Alam mo ni, pero Ran, alam mo yun talagang nakakagulat, ano ha? Nagising ako na bago mag-alas 12 dahil sa tawag ng pangangailangan, ano ha? Medyo naihi ka. Usually pagka matutulog ako pahirapan na matulog uli. Pero ngayon hindi ka mahirapan matulog uli. Pangalawa, hindi masakit ang ulo mo kahit na nagising ka ng alanganin. Alam mo naman, syempre, kaming medyo ahead ako sa iyo ng konti eh, siguro mga few months, ano ha? Matanda ako ng mga few months sa iyo, ano ha? kailangan talaga masanay ka na nung mga adjustments sa ano kasi may mga hormonal changes, ano ha? Pero gugulat ako ha. Kahit na bitin yung tulog mo, hindi masakit sa ulo. Di ba? Sabi nga nila, yung kakulangan ng tulog, nakaka-apekto sa immunity. So, focus muna tayo sa immunity. Ano ho ba ang ano? Ang sinasabi nila, merong iba't ibang uri ho ng mga immunity. Ano yung mga immunity na yun, Sir Ran? Yes, Ran? Teka, di yata, naghang na naman. Ran, go ahead. Yes po, naghahang lang po ako, nasa Batangas lang po tayo. Okay, sige. Ano yung mga types ng immunity? Run. Sa immunity po akong, no? Naririnig niyo po po ako? Yes, go ahead. Yes. Go ahead. Naririnig kita, loud and clear. Yan. So, yung pag-usapan po sana natin yung... Yan. Yung iba't ibang tipo po ng immunity natin, no? May kinatawag po tayong innate at meron po tayong kinatawag na adaptive immune system. Yung innate po kasi, ito po yung umaakto sa mga infection natin within 0 to 96 hours, no? Parang pag meron tayong infection, it's sila yung unang panglaban ng ating katawan. Ito yung mga buhok natin, yung skin natin, tsaka yung tinatawag nating natural killer cell. Meron naman tayong tinatawag na adaptive. Ito yung pang matagalan na immunity kasi ito mas kinikilala niya yung mga infection sa atin para pag next time na pumasok ito sa katawan natin, meron na silang panglaban na tinatawag nating antibodies. Diyan na pumapasok yung ating T lymphocyte at B lymphocyte, no? Sa init kasi, yung natural killer cell natin, isang tipo ng immune cell, kahit anong hindi kilala ng katawan natin, pag pumasok sa katawan natin, kakainin niya. Pero hindi lahat yon nakakain niya or nasisira niya. May iba nakakalusot. Kaya meron tayong tinatawag na pang-adaptive. Yung mga talagang kikilala. O kikilala dun sa specific na infection na yon para gagawa sila ng antibody. Bodies. Para yun naman yung titira dun sa mga natirang foreign invaders ng katawan natin. Yun na yung tinatawag nating pangmatagalan na kaya di ba may sasabi sila na ano? Parang immune ka na dyan eh. Kasi ibig sabihin nun, pumasok na yun sa katawan mo dati. Ang ginawa ng katawan mo, kinilala na yan the first time at gumawa na ng antibodies against that. Kaya pagpasok niya ngayon, kilala ko na yan eh. Meron na tayong panglaban dyan. Yan yung adaptive immune system. Yan yung yan din yung pilosopiya ng mga vaccine na pangmatagalan yung protection. Kumbaga sa ano, yung adaptive triggered by yung ini-infuse, yung pinapasok sa katawan mo. Ganun ba yung doc? Sir Ran? Oo. So parang yung adaptive ang ginagawa, induced siya because yung foreign na
mga infection natin, kinakain ng ating T-lymphocyte, B-lymphocyte, tapos sabi nila, ito pala yung structure, ito yung nature ng infection na to, gagawa kami ngayon ng antibodies specific para dito sa infection na to. Para next time na pumasok to sa katawan natin, hindi na problema kasi meron na tayong antibodies. Okay. Matagal na nating alam yung mga prebiotics, ano ha? Tapos recently nga itong postbiotic. Pareho lang sila ng function to boost the immune system? Are they working? Pareho ba sila? Similar sa, lang ba yun? Ang mga probiotic at post... Yes, go ahead. Uh-oh. Yung mga probiotic po tsaka prebiotic natin, kung parang ang ginagawa kasi nila, nagbabalanse sila ng good bacteria sa katawan natin para meron tayong panglaban sa bad bacteria. Mm-hmm. Tapos gumagawa din sila ng mga certain chemicals na panglaban sa mga infection. Kaya maganda talaga rin sila sa katawan natin. Okay, pero anong kaibahan niya? Anong kaibahan ng prebiotic sa postbiotic? How does it differ? Ang postbiotic naman, pinatay siya ng bacteria para magkaroon ng benepisyo sa katawan natin. Iba't ibang bacteria, meron silang iba't ibang pwedeng gawin sa katawan natin. So yung probiotic kasi buhay yun na bacteria. Postbiotic patay na. Ah. Pero depende sa type ng bacteria na inintroduce mo sa katawan mo, they can have iba-ibang reaction. Ngayon, merong particular na postbiotic kasi ngayon may isang specific na postbiotic na na-discover. Yung bacteria niya, Lactococcus lactis, no? Yung pag pinatay mo yung Lactococcus lactis, nagiging postbiotic siya. Ang impact effect naman niya sa katawan, hindi na yun sa microorganisms sa chan, sa gut, yung bacteria, good bacteria health. Mm-hmm. Ang effect naman niya, ina-activate niya yung four types of immune cells sa katawan natin. Yung sinasabi ko sa inyo kung kanina na both adaptive and innate. So, mas mataas yung level of immunity natin kasi lahat ng immune cells ina-activate niya. Kaya bagong infection, pang matagal ng infection, pang matagal ng protection na bibigay nung postbiotic natin. Kaya mas maganda siya for immunity, especially nga sabi mo nga pag tumatanda ka na, bumababa yung immunity mo para lagi kang protektado, mahimbing tulog mo at well rested ka against stress. Okay. Sabi mo ang yung probiotic buhay. Ano so ang problema mo doon kung paano mo i-store, ano? Kaya pala kinakailangan yung mga probiotic na iniinom natin, laging naka-refrigerate yan, ano ha? Pagka na-expose na sa hindi magandang temperature, walang saysay yun. Kahit isang truck pang inumin mo niyan, walang saysay dahil hindi siya ang postbiotic, yun ang kagandahan. You can take it anytime and anywhere. Diba? Kasi hindi kinakailangan na, yun ang isang advantage. And yun yung laman ng ultabayo. Diba? Yes, Kong. Ang maganda pa doon, yung ultabayo, stable siya kahit mainit. Mm-mm. Kasi patay na bakterya na siya eh. Pwede mo siyang ihalo sa kape mo, pwede mong ihalo sa gatas mo, pwede mainitan. Super stable siya at pwede mo siyang gamitin kahit anong oras. Ayun. So yun ang kaibahan ng prebiotic at saka ng postbiotic. Ang convenience ang pinag-uusapan natin dito. Ayun. Pero yung iba kasi, di ba nakikita natin? Yes, convenience and efficacy. Oo. Yung mga post probiotic kasi nakikita natin nakabote, di ba? Ang liliit nun. Pero mas malaki siya kaysa sa capsule. Anin doon ang maraming content, yung capsule o yung liquid form na kailangan mo pang i-refrigerate? Ayan, yung mga liquid form po kasi ginagawa yon pag minsan yung mga taong mahirap lumunok or may mga tao po kasi talagang dumidikit yung capsule sa kanila eh. Yes. Ang ano nga lang doon, medyo mabigat dalhin tsaka inconvenient inumin. Unlike po pag capsule, na naka-blister pack, pwede mong putulin, pwedeng ito lang yung dalhin mo, at saka mas madali siyang inumin at ihalo kahit saan. Kaya mas convenient siya, pwede mong kukunin 24/7. Okay. So, Sir Ran, again, paano natin ibubus ang ating immune system? Sa lahat ng mga nakikinig in layman's term, how will you boost your immunity? Yan, magandang tanong yan, Kong, no?
Siyempre kasama na dyan yung ating diet, pagkain ng mata, ng mga masusustansyang pagkain, kasi yung immunity natin nakadepende sa micronutrients na nakakain natin sa magandang pagkain. Rest, yan, dapat maganda tulog mo at watch mo yung weight mo. Pero ngayon, meron tayong bagong produkto, bago from Japan, called Ultabio, na nag-a-activate ng 4 types of immune cells, hindi katulad ng ibang vitamins, na isang type lang ng immune cells ang ina-activate. Ang maganda pa sa Ultabio, bukod sa pinapalakas ito ang immune cells natin, ang 4 na immune cells natin para sa innate and adaptive immunity, tumutulong din ito para magkaroon nga tayo ng masarap na tulog para hindi tayo stressed at mas malakas ang ating immunity. Parang nangyari sa iyo, Kong, di ba? Mas madali kang matulog, bumalik matulog kahit tinawag ka ng kalikasan para at least restful tayo kahit na napuputol ang tulog natin. Ayan. At saka si Ran, alam ko kinailangan niya ito dahil katatapos lamang nito ng bar exam sa. Good luck na Ran, ha? So, sa susunod pala, hindi na si Ran ang tawag sa iyo. Attorney Ran Mendoza. Ayan. Good luck, ha? Magmasal tayo, Kong. Oo, yan. Anyway, thank you for joining us this morning. Maganda umaga po, ha? Si Raniel Mendoza po ay isa sa mga iginagalang na miyembro ng Philippine Pharmacists Association at po ay mula sa Teoxys Health Ventures. Ultabio po ay available sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at dyan po sa San Pedro Laguna sa Pasumit Pharmacy. Pwede rin po sa Lazada, Shopee at TikTok. Ngayon, kung may mga concerns pa po kayo, po pwede kayong tumawag sa 0917-110-6580. Ayan. Pagka ganito mga panahon, kinakailangan talaga natin ng kagapay para mabusang ating immune system. Uy! Si Piolo Pascual at saka si Shaina Magnayaw daw may namumuong magandang relasyon. Dito ka kailangan ni Papa P ng Ultabio. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Muling naungkat ang issue kina Piolo Pascual at Shaina Magdayo nang magkasama sila buong party ng nakaraang ABS-CBN Ball. Kapag tinatanong sila kung nanumbalik ba ang dating magandang pagtitinginan, hindi ito sinagot ng diretso ng kapamilya aktor. Ang sabi lang ni Piolo na sa bolang daw sila at nag-i-enjoy lang. Magkasama sila sa isang soap na nakatakda nilang gawin at madalas nga raw silang lumalabas. Inamin din ni Piolo na isa sa nagbibigay ng inspirasyon sa kanya ay si Shaina. Narito ang masayang chick ni Piolo Pascual. Anong mangyayari? Kasi, of course, there's pressure in the family, in society. You know, she's been friends with her family. She was in our celebrations. She was there. Let's see. You know, it's just that for now, I'm really busy and it's just something that I don't have any time for. So I don't want to be unfair. But, you know, I'm not dating anyway. So what you see when we're together is really how we are. Iyan ang bahagi ng pahayag ni Piolo Pascual. Magiging abala ang aktor sa mga susunod na araw dahil magsisimula na siya sa promotion ng pelikulang Malyari na isa sa entry sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie! Oy, Papa P! Baka gusto mo, bilhan na ng bahay si Shaina. Mayroon rin pong ready for occupancy, ha? Papa P. Ang Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung kanilang mga proyektong si Vera Mabalac at si Vera Bacolor at Samira. At 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad pagkatapos po ng 7 days take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang advantage ho nitong township na ito dyan po sa Sibera Mabalac at Sibera Bacolor at Samira, aba, nandyan ho ang munisipyo, nandyan po ang simbahan, nandyan po ang palengke, nandyan ho ang eskwelahan, nandyan ho lahat ang mga amenities na kinakailangan maliban lamang sa ospital. Pero malay natin bukas makalawa, ano ha, ang Westchester Realty magpatayo na rin ang sariling ospital dyan po sa paligid po ng si Vera Mabalac, si Vera Bacolor at ng Samira. At kung ngayon ho kayo bibili, aba! Pwede pa rin ho kayong magkaroon ng chance na magkaroon ng bagong kotse dahil ang parapol ho nila ngayong Pasko
ay bagong chikot. Ayan, bagong kotse. At saka ngayon, kung bibili ho kayo ng bahay dyan, eh, matatamasa din ho ninyo yung mga biyaya ng likha ng Central Luzon. Ayan. Pag-uusapan natin yan sa atin pong pagbabalik. Ito pong mga produkto naman na mula po sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Maganda umaga, Pilipinas! Pero syempre, hindi ka makakalikha ng mga magagandang produkto kung masama ang panahon. Alamin muna natin ang weather natin. Ang weather situation mula kay Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Patrick, good morning! Good morning po Sir Angelo at sa ating mga taga-subaybay. Saksalukuyan patuloy yung pag-ira ng northeasterly wind flow sa may bahagi ng Northern Luzon na siya magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Sakalinga sa buong maghapon. Samantalang bahagi maulap hanggang sa maulap naman na kalangitan, less ng mga chances ng mga thunderstorm at madalas din ng mga mahihinang pag-ulan o pag-ambon ang mararanasan sa may bahagi ng Ilocos Region at sa nalalabing bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mataas din na chance ng mga thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. At sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na low pressure area na maaaring makaapekto sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga sunod na mga araw, kaya naman asahan pa rin natin magpapatuloy lamang epekto ng northeasterly wind flow sa may bahagi ng Northern Luzon, bagamat possible po na magdalay ito ng matataas na alon dito sa may bahagi ng Luzon, kaya pinag-iingat yung ating mga kababayang papalaot ngayong maghapon sa lahat ng baybay ng Luzon dahil posible po makaranas ng katamtaman hanggang sa magtaas ng mga pag-alon. At sa mga susunod na mga araw naman, inaasahan nga natin yung mga pag-ambon or mahihinang pag-ulan sa Northern Luzon, gayon din maulap na kalangitan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon at mga isolated na mga pag-ulan dito sa Metro Manila and for the rest of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila nasa 24 to 29 degrees Celsius, sa Baguio City 17 to 24, Metro Cebu 26 to 31, at sa may Metro Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Patrick Del Mundo mula sa DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam mo ninyo, mabuti na lang may P-Box at saka may Pag-asa ang DOST. Kung hindi, talagang maniniwala ako na ang DOST ay Department of Speeches and Travel. Kasi mga official nila dyan, walang ginawa kundi mag-speaking engagement, ma-travel-travel lang. Tapos yung sektor ho ng science and technology natin, napapabayaan. Ano ba naman yan? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! At dun ho sa mga maagang gumising, aba, masarap din ho ang tsokolate galing po sa Tangerine Chocolate. Hindi ho naman lahat, meron din ho silang powder yung pwedeng gamitin pang tsokolate. Pero syempre, mas maganda yung iba't ibang mga variants ho ng kanilang mga chocolates. Produkto ho yan ang mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon at available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay mula ho sa mga kakao na itinanim ng mga magniniyog dyan po sa Quezon. Yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinaakot po ni Dr. Helen Tan at dinala dyan po sa lalawigan ng Quezon para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron na po silang sariling branda, Tangerine Chocolate. Yung mga variants niyan, available sa tangerinechocolate.ph o dili kaya sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba namang magmamalasakit sa mga Pilipino, sa mga produktong Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. So bago po tayo mag-isip ng imported na chocolate, tingnan humuna natin ang Tangerine Chocolate available sa 0919-095-5935. Pero ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, agahan daw ho ninyo ang pagpiplace ng order nang sa gayon, hindi naman ho sila kapusin ng panahon. Tangerine Chocolate, tangkilikin ho natin, gawang Pinoyan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, kung gawang Pinoy, likha ng Central Luzon naman, Trade Fair ang ibibida natin ngayon. Kasama natin ang ating mga kaibigan mula sa Department of Trade and Industry. Unahin muna natin ang kanilang napakasipag pong Regional Director ng DTI Region 3, si RDB Pili.
RD, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na ho kayo and congratulations. Good morning po sa lahat ng nagkasubaybay ng magandang umaga, Pilipinas. Kuya Angel, good morning. Ayan. At good morning sa ating dalawang bisitang MSME na partisipante sa ating 25th Tighan ng Central Luzon. Ito ho ay gaganapin October 25 hanggang 29 sa SM Mega Mall. Ayan, para ho doon, yes, sa mga doon sa mga maghahanap ng pangregalo ng Pasko. Aba, tingnan ho ninyo itong mga produkto ho ng ating mga MSMEs dyan po sa Central Luzon. Ma'am, sino naman itong mga likha heroes? Meron daw kayong pararangalang mga likha heroes? Oo, kasi nga 25 years na ito, Kuya Angel, ano, silver anniversary ng likha ng Central Luzon. Pararangalan natin yung mga MSMEs who stayed with us for 25 years. So, meron tayong different likha awards for this year. Para naman makapagbigay tayo ng pasasalamat sa kanila. Although this year, Kuya Angel, we have 149 exhibitors. Man, dami ha. Compared to the past years. Oo. Ang pagka Central Luzon, sinasabi nila, una dyan yung parol. Yan, pag magpapasko, ano? At saka mga Christmas decor. Pangalawa, pag sinabi, buro, yan. Yan yung mga kilala dyan ho sa Bicol. Yes. Bicol dyan ho sa Central Luzon. Ano pa? Pag sinabi mong Central Luzon, furniture. Ano yun, furniture. Yan po sa, ano nga ba yun? Yung nandiyan sa ano? Sa Betis. Betis. Oo. Ma'am, anong ibibida nitong mahigit 100? Ilan? 104 exhibitors? Oo. Iba-iba na makakalugduan natin, ano, Kuya Angel, mga processed food. Diba? Meron tayo ding furniture, home furnishings, gifts and holiday decors, bags, fine jewelry, accessories, footwear meron tayo, at iba pang mga novelty items. Alam mo naman yung mga MSMEs ng Central Luzon talagang creative po. Libre ba, ma'am? Libre yung pagpasok? Yes, walang bayad yung entrance. Tsaka syempre, mas may discount. Ano, mas mura pagka dyan ho kayo bibili. Pero pwede bang mamakyaw? Opo. Order ka muna. Yung hanap natin para sa ating mga MSMEs, yung mga institutional buyers. Okay. Darating si sino mga darating? Si Congressman Tof Christopher de Venecia, si Yusek Blesland Tayona, si Asik Leonido Baluyot, at syempre iba pang mga guest natin, si baka dumating si ating Governor Susan Yap, na presidente ng Central Luzon Growth Corridor Foundation, at syempre yung ating mga provincial directors ng iba't ibang mga probinsya, all the 7 provinces of Central Luzon. Ayan. Sabi nga natin, tangkilikin natin ang gawang atin. Sampulan nga natin, ha? Kasama natin mula sa FNB Handicrafts si Doña Flordelisa Balawit na tagaan dito, taga Dipaculao, Aurora. Ayan, Aurora. Sige. Ma'am Flor, kumusta na ho kayo? Maganda umaga po sa inyo. Good morning po, sir. Good morning din po, ma'am. Ayan. Ma'am, ano itong produkto ng ano ng FNB Handicrafts? Ma'am, ito pong mga product namin, sir. Ito po yung mga galing po sa driftwood po, yung kagaya po ng mga tissue holders, mga chopping boards. Okay. At meron din po kaming mga bago, sir, yung sa mga sabutan po, sir. Ano? Sabutan? Ano yung sabutan? Opo, yung coconut shell po, sir. Oh, okay. So ito, ano ito? Sabi niyo mga driftwood. Saan galing yung mga wood na yon? Hindi naman kayo namumuto ng mga puno, ha? Hindi naman po, sir. Ito po yung matagal na putol na kahoy. Ito po yung mga sanga, yung mga branches po. Kita niyo mga pambasura na dati. Ngayon, dahil sa inyong angking talino sa arts, nag-improve pa. Ma'am, paano niyo binibenta yan kung wala ang assistance na ito na katulad ng ginagawa ng DTI? Pag minsan po, sir, may mga walk-in buyers din po, ma'am, sir, kasi dito po kami sa, nung dati sa shop namin, along the highway po, kaya po, pag minsan may dumadaan na sasakyan, may nahinto naman po. Oo. Pero paano nakakatulong ho sa inyo itong likha ng Central Luzon?
ito pong at yung sa DTI po namin dito sa Aurora, malaki pong tulong sa amin, sir, kasi simula nung sumali ako dito sa likha ng Central Luzon, nadadagdagan po yung mga buyers ko po, sir. Meron pong pag minsan may tumatawag po na may mga orders, ganun po. Pero sinong bulk buyer mo? Saan ang gagaling yung mga namimili? Pag minsan po, sir, dyan sa trade fair namin, dyan sa Manila, pag minsan bumibili po si balikbayan, sir, tapos yung mga ibang ano, yung ibang mga namimili, tapos binebenta din po. Nag-e-export po. Yung namamakyaw ko yung Angel, si Balikbayan Handicrafts, ini-export po niya. Ini-export. Saan ka nag-e-export? So, pagbukas pa lang niya, nandun na si Balikbayan Handicrafts. Hindi. Saan ka nag-e-export ngayon, Ma'am Flor? Hindi po, sir. Hanggang dito lang po ako sa ano, sa likod sa National Trade Fair. Kumbaga sa ano, yung consolidator RD, sila yung consolidator, yes. Yun yung nagdadala abroad. Saan binibenta? Saan sa abroad? Halos Asian countries po. Wow, kita mo naman ha. Mga dati, dripod-dripod, nandiyan lang sa tabi-tabi, ginagawang panggatong. Pero because of the intervention... Yes, waste material lang yan, Kuya Angel. So, para ho dun sa mga interesado, ano ha, bago pa kayo umorde, baka pumunta ho kayo ng abroad, di makita ho ninyo, ang ganda nito! Hindi nyo alam, gawa ho sa Central Luzon. Dumayo na ho kayo ha, sa SM Mega Ball, October 25 hanggang 29, para po sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Isa pa, si Donia... Teka, wala yung listahan ko dito ha. Meron pa tayong isang guest eh. Ayun. Oo, si Menerisa Magtibay. Menerisa Magtibay naman. Sabutan Decors and Wearables naman. Galing sa Suklayin, Baler. Meron palang Suklayin, ano yes. Ha? Oo. Ma'am, saan niya Suklayin, ano to? Doña Menerisa. Saan banda itong Suklayin? Ay, teka, walang audio siya. Ang walang audio. Menerisa, wala kang audio. Saan banda itong Suklayin? Sa Along Highway lang po, sir. Hindi, anong sa Baler. Along Baler, okay. Suklayin, ha? Ay, Aurora po. Paano nakilala? Bakit tinawag na Suklayin? Baka puro suklay binibenta natin dun. Hindi naman po. Bali, pangalan lang po siya ng lugar po. Okay. Ang sabutan ho ninyo, ito din yung gawa sa baon ng nyog. Yun ba yun? Ah, hindi po. Ito po yung local product po ng Baler Aurora na handicrafts po. Parang ginagawang banig po. Ah, okay. Anong raw material doon? Sabutan po, sir. Ito po yung raw material po namin sa paggawa ng aming mga product. Tulad po ng mga bags, pamaypay, wallet, at coin purse po. Yung, ganito po siya, sir, yung ano, yung texture po. Pero ano yan? Tinatanim nyo o hinaharvest na lang? Uy, Angel, para siyang grass. Parang pandan. Parang pandan. Parang yoko plant. Yung leaves niya, ang dinadry, dinadye, at winive siya parang banig. Yan ang mga bags ng Aurora. Teka, Ma'am Marisa, anong intervention ang ginawa ng DTI para gumanda yung mga produkto niyo mula sa sabutan? Sobrang dami po, sir. Nagpa-seminar po sila, training para mas ma-ano po yung sabutan. Mas maging kwalidad at maging innovate po yung mga product po namin. Wow, galing. Tapos, ngayon, kumusta ang market ho ninyo? Sa ngayon po, it's nagkukulang na po kami ngayon sa sabutan. Dahil sobrang marami na rin po nag-o-order. Yes po, medyo nagkukulang na rin. So, nagtatanim na kayo ng sabutan ngayon, ha? Ayos po sa aming ano po, sa maliit na bukirin po. Aba, kagaling siya, sige. So again, inaanyayahan natin. Yung bang mga produkto ng ano, produkto ng inyong kumpanya, itong many crops and things available online? Ayos po, sir. Nag-ano na po kami online platform. Sa Shopee po, Lazada, okay. And sa Facebook natin po. Anong hahanapin available namin? Available na po. Anong hahanapin namin? Many crops at? Things. Ha? Many crops and things po. Many crops and things. Many crops. Oo. M-E-N-E tapos crops and things. Ayan. Many crops and things.
Ayan. O, sige, silipin ho namin para makita namin yung iba't ibang mga design doon. At saka yung kay ano naman, kay Doña Flor de Lisa, fnbbalawit@gmail.com. Ayan, doon ho ninyo tingnan yung kanilang mga produkto. Pero pinakamaganda, para hindi na ho kayo manghula-hula pa, pumunta ho kayo sa likha ng Central Luzon Trade Fair, dyan po sa SM Mega Mall, October 25 to 29. RD, thank you ha. And again, congratulations. So, huwag kayong magsasawa, yes, sa pagsuporta at pagpapalakas ng loob. Salamat po ko, Angel. So, tangkilikin po natin yung produktong sariling atin, ang likha ng Central Luzon. Ayan. Thank you. Maraming salamat po, ma'am, ha. Maraming salamat. Opo. Ingat po and good luck, ha. Ayan. Sabi nga ho ng Regional Operations Group ng Department of Trade and Industry, sabi ho ni Yusek Blaslan tayo na sino ba namang magmamahal sa ating mga Pilipinong manggagawa sa ating mga MSMEs, kundi ang kapwa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Saudi Arabia ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa kaunawarang ASEAN Gold Cooperation Council Summit. At ayon sa Pangulo, magsisilbing plataforma ang summit para naman mapaigting ng Pilipinas ang kooperasyon sa energy at food security, logistics at supply chain. Ganyan din ang digital information, pre-flow ng mga produkto, serbisyo at kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Makikipagpulong din ang Pangulo sa ASEAN GCC leaders para talakayin ang hamon sa geopolitical developments. Bunga dito, makikipagkita din sa mga Arab business leaders at Filipino community doon ang Pangulo. Sana nakapagbitbit siya ng mga produkto galing po sa Central Luzon. Maganda umaga, Pilipinas! Ang dalawang population ng Pamela Alcohol na pwede natin gamitin pang proteksyon ng pamilya laban sa mga mikrobyo. Yung Pamela 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Pamela 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem! Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabamong Pamela Wrapping Compound Improved Alcohol, mabango po yan na isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Si Reynaldo San Jose, ang spokesperson po naman ng mga magsisibuyas dito po sa Occidental Mindoro, kasama na natin. Mga Reynaldo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga din po sa lahat ng tagapakinig. Kahapon pa ho namin kayo hinahunting para sana matanong kayo ng diretso tungkol ho sa sitwasyon. Gaano ho karami ang imbakunin yung sibuyas ngayon dyan? Dito po sa amin sa Occidental Mindoro, yung nakalagay po sa cold storage dito na lokal, ay nasa mga mahigit 180,000 red bags. 180,000. Mga pang ilang araw 'yan? Abay, ano po ito? Kakainin dito sa Pilipinas, halimbawa na po natin, ang tingin po namin kung kasama 'yang nasa Pangasinan, kasama 'yang nasa Nueva Ecija mga storage. Kasama din po itong nasa Cavite. Ang tingin po namin ay kung hanggang Disyembre hindi natin mauubos So hanggang Disyembre meron tayong sufficient stock. Tapos sa amin kong pagtingin po. Kailan magsusimula ang harvest? Ang harvest po kasi ay ngayon po kasi may mga tanim na diyan sa Nueva Ecija at dito din po sa amin ay mayroon ng mga namumula ngayon. Mm-hmm. So ito sabihin ito ang maaari po sa mga early February tapos March, April ay yun po yung peak season ng kanina naman ulit. So paano yung window? Kasi sabi nyo hanggang Disyembre. So, paano yung nasa pagitan ng January hanggang sa susunod na harvest? Saan natin kukunin yon? Actually po, ganito po yung akin pong naiisip yan at yung aming pong pinag-uusapan dito. Halimbawa na po natin. Kasi kung halimbawa na po nagkaroon po ng kakulangan, ay doon po siguro tayo magkaroon ng pag-import. Ano po? Kung talagang wala. Pero sa amin po kasi, kung talagang magkakaroon po ng magandang suporta yung atin pong mga magsisibuyas at bigyan po kami ng cold storage para hindi mabulok yung aming mga produkto, kaya pong sustentuhan ng mga magsisibuyas ng Pilipinas yung atin pong consumption ng buong taon. Diyan ba sa Occidental Mindoro, kanino yung mga cold storage na yan?
Yung mga ipinatay. Meron po dito mga pag-aari ng pribado at meron din pong pag-aari po ng mga kooperatiba. Saka yun po, meron pong mga intervention na po yung ano natin, yung Department of Agriculture. Salamat nga po dahil may mga kooperatiba po na medyo mga malalaki na kayang magpatakbo ng mga cold storage at mga ongoing po na construction ng cold storage. Oo, pero sana nga din yung mga LGU, no, kamukha diyan sa Palayan City, si Mayor Cuevas talagang nagpatayo siya ng mga cold storage facilities na ang nagpapatakbo yung mga kooperatiba. Diyan ho sa Occidental Mindoro, gaano karami ho yung pinapatakbo ng kooperatiba? Sa ngayon po meron pong kung hindi po ako nagkakamali, meron pong dalawang dito po sa Magsaysay, sa San Jose, Occidental Mindoro, tapos sa Rizal po, ay mayroong mga ongoing na project na pinapatakbo po at mukhang sa mga kooperatiba po ginayon na ating pong Department of Agriculture. Okay, at saka itong mga na pinapatakbo ng kooperatiba, definitely, hindi ito nagpapasok o nag-iimbak na imported. Hindi po. Lokal definitely po yan, lokal. Oo. Eh yung mga traders, anong imbak nila ngayon? Ay di ano din po siguro, nandun po din siguro sila sa mga cold storage. Halo-halo na po yung sa mga private na cold storage. Pero mas marami po dito mga magsasaka din. Pero alam ho ninyo, mas masarap yung tanim ng mga Pilipinong yung sibuyas na tanim natin locally. Mas mahal, mas masarap, mas malasa. Di ba? Actually, ganun nga po eh. Kahit na po medyo mas mahal, ano, kasi yung cost of production po kasi ng mga magsasaka, yun po yung dapat tinitingnan para po doon sa pagbibenta. Hindi naman lugi yung mga farmer, ano po. Opo. Kasi ang amin po kasi dito, unang-una, ang gusto ko lamang pong bigyan po ng diin dito, ano po, ay yung sa kasalukuyan, napakalaki po ng stock pa, ano, ng mga farmer dito. Yun po yung sana ipinapakiusap nga po namin, ano, kapukha po ng mga nauna kong pahayag, ay kinakailangan po na sana ay maubos muna, ano, yung lahat po ng tanim ng lokal ng mga magsasaka, bago po tayo kumuha ng imported. Kasi kaya lang naman po nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon ng biglang pagtaas ng mga sibuyas ng nakaraang taon. Kasi po hindi sila nakapag-import nung maubusan, ha? Kasi kung sa ngayon po halimbawa, hindi naman po kami tutundo sa import kung talagang nasagad yung stock ng mga farmer. Ang amin lamang po talaga na binibigyan ng diin ay huwag naman sanang magkaroon ng parang nagsusugal po kami mga magsisibuyas. Yun nga. Mang Rinaldo, kayo ba kinakausap ng BPI bago sila magbigay ng import permit? May konsultasyon ba? Mayroon pong ano dito, ano po, yun nga po yung isa sa kinakatuan ko po, ano, dito sa Department of Agriculture, dito sa amin, sa lokal. Kasi dito po sa amin sa Occidental Mindoro, ngayon nagtayo po ng ano, nagtatatag po ngayon ng Onion Commodity Council. Okay. Ano po. So ang tingin ko po ay ito po yung paraan para ma-address talaga at masangguni kami. Okay. Kasi pag kinakausap po namin dito yung aming municipal agriculturist sa San Jose, ay talaga naman po palagi na silang nagbibigay ng mga data para po dyan maging basihan sana kung mag-i-import o hindi. Mm-mm. Ang ipinagtataka po namin ay bakit napakarami pang stock, nagkaroon na ng importasyon. Hindi, tsaka alam mo ninyo, kuminsan kasi nare-recycle yung business, import permit eh. Diba? Ang sabi nila, papapasukin natin 5,000 lang. Pero yung import permit na yung 5,000, mga 20 times na gamit. Yan ang problema. May illegal na pasok, may illegal pa eh. Diba? Yun nga po yung ano namin. Anyway, ngayong araw din naman po kasi, no, isa nga po sa ipinagpapasalamat ko sa Department of Agriculture ay tumabog po kasi sa akin yung ano, yung aming si Asek Rex po, ano po, Esto Perez, para magkaroon po ng pag-uusap dito sa amin ngayon. So may mamaya po, alas 9, meron kami pag-uusap. Sana ma-address po itong usapin niya po tungkol dito sa sibuyas na hindi namin maibenta dahil nga po dagsa yung imported sa pamilihan. Mang Rinaldo, malalaman ba natin kung imported o local yung nasa merkado pagka nakabenta na, nakadisplay na sa palengke? Actually, kahit sa physical po ay kilala, ano ho. Pero mas ano po, no, sa akin po, mas salasa, ano po, salasa. Sa physical, mas maganda nga po sigurong magandang malaman po ng ating mga consumer, ano po, ng ating mga mamimili.
na sana tikman po nila talaga, no? Tikman nila yung sibuyas ng natanim namin, ano, natanim dito sa Pilipinas. At saka tikman din po nila yung mga imported para makita po nila kung ano yung kaibahan ng lasa. Ano po, yun po kasi yung pwedeng ano eh, pwede nating bigyan kung sakali man po na mahal yung aming tanim. Kasi nga po sa taas ng mga farm inputs dito sa atin ay talagang hindi po kayang isabay nga siguro dahil sa kanila fully subsidized ang kanilang mga farmers. Ay ang dito po sa atin ay hindi masyado, kumbaga bagaman mayroong mga maliliit po na tulong pero hindi talaga fully subsidized ang farmers dito sa atin sa Occidental. Anyway, sige, Rinaldo, update mo kami kung ano magiging resulta ng pulong yung mamaya nila Asek Rex Estuperes, ano? Para mabigyan daan din natin, ma-inform natin ang ating mga kababayan. In the meantime, ingat po kayo at siguro sa mga susunod ng araw, usap din ho tayo paano natin malalaman, paano natin may improve at paano natin may educate yung ating mga kababayan na bumili ng lokal na sibuyas sa halip na imported. Diba? Sana nga po magkaroon tayo ng ano eh ng on television na magkaroon tayo ng taste test, ano, yung lahat po ng uri ng sibuyas eh, yung mga imported, limbawa yung sa Thailand, Vietnam, Korea, tapos yung Pilipinas. Tapos tikman natin, ano, siguro kahit po sa ngayon po yun yung panawagan ko sa ating mga consumer na bumili po sila paghambingin sila na mismo ang tumikim. Yan, so, para malaman po nila kahit na medyo mahal po yung sa atin dahil nga sa taas ng cost of production, pero ang tingin ko po talagang hindi mananalo yung ano, kasi ako paniman po sa aming bahay ay nakakaranas po kami ng ganyan at tinitikman namin yung aming mga produkto. Sige, Mang Rinaldo, ingat po kayo ha, maraming salamat for joining us, magandang umaga po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Apo, ang spokesperson po ng mga magsisibuyas dyan po sa Occidental Mindoro, si Reynaldo San Jose. Tangkilikin po natin ang produkto ng ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na station commander naman ang QCPD, binalaan ni District Director General Red Maranan na huwag makikialam sa politika. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales Harish. May Bal, maging profesional at huwag makisali sa electioneering at partisan political activities. Ito, Kuya Angel, ang papala ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan sa 16 na station commander sa buong Quezon City kasabay ng pagsisimula ng 10 araw na campaign period para sa barangay at SK elections. Ayon kay Brigadier General Maranan, hindi ko konsentrin ng QCPD ang pakikialam sa politika ng sinumang pulis. Sa ngayon ay maabot na sa 39 na tauhan ng Quezon City Police District na may mga kamag-anak na tumatakbo sa barangay at SK elections ang ipinalipat ni General Maranan sa ibang assignment sa labas ng Quezon City. Sabi ng General, ito'y para maiwasan silang maka-impluensya sa resulta ng eleksyon maging sa panahon ng pangangampanya. Kahit ng opisyal, hindi mangingiming sampahan ng kaso ng QCPD ang sinumang pulis na mapatutunayang nakikialam sa politika sa anumang paraan. Umaapila rin si General Maranan sa mga kandidato na sumunod sa pamantayan at regulasyon ng Commission on Elections. Para sa kaunungan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. 5,000 naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hindi na ako magbibigyan ng dagdag clue. Kasi mukhang makukuha na ito, ha? Ang inyo pong masagot, ipatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang format, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Magsisilbing caretaker muna ng Pilipinas si Vice President Inday Sara Duterte habang nasa Saudi Arabia ang Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ito ni Presidential Communication Office Secretary Chaloy Garapil kasabay ng paglipad ng Pangulong BBM na ngayon nasa Saudi Arabia at dumadalo sa ASEAN Gulf Cooperation Summit. 2 araw lamang magsisilbi ang summit kahit balik bansa na rin ang Pangulo sa Biyernes o ngayong Biyernes. Ilalako ng Chief Executive sa ASEAN Gulf Cooperation Summit ang Maharlika Investment Fund. Kasama niya sa Saudi Arabia ngayon si Let Narciso. Assalamualaikum, Let. Kumusta ka na? Assalamualaikum, Kuya Angel. Malaikum salam. Ilang kasunduan,
ilang kasunduan agad ang napirmahan sa dinaluhang roundtable meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Saudi business leaders dito sa Riyadh. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na $120 million na halaga ng business agreements ang nalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Saudi, at ayon sa Pangulo ay 15 Pilipino ang makikinabang sa business agreements. Partikular na binanggit nito ang training at employment opportunities ng mga nasa profesyon ng construction industry. Umaasa si Pangulong Marcos na simula pa lamang ito ng business partnership ng Pilipinas at mga kumpanya sa Saudi Arabia. Magandang pagkakataon rin anya ito sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ibinida ng Pangulo na kasalukuyan ay napanatili ng Pilipinas ang growth momentum na may 7.6% gross domestic product noong nakaraang taon na pinakamabilis na paglagong na itala ng bansa simula noong 1976. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letner Siso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Shukran, Let. Maraming salamat si Let Narciso ay nasa Saudi Arabia. Samantala, Senator Bongko nagpahayag ng suporta kay BP Sara. Detalye ng balita mula naman kay Raymond at Pa, Sarge 28. Raymond. Nakakuha ng kakampi sa Senado si Vice President Sara Duterte Carpio sa kabila ng mga batikos sa kanya ngayon. Ito ay sa katauhan ni Senator Christopher Bongko na nagsilbing special assistant sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, tiwala siya sa kakayahan at integridad ng pangalawang pangulo kasama ng kanyang tamang paggamit ng pondo ng taong bayan. Bilang kalihim ng edukasyon ay wala umano itong ibang hangarin kundi mabigyan ng dekalidad na edukasyon ng mga kabataan at matiyak ang kanilang kaligtasan. Na ipamalas na umano niyo ito bilang alkalde ng Davao City at nagawang insurgency free ang lungsod. Ito ang pinagbabatayan ng kanyang pagiging vice chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. At dahil sa napakaraming hamon na kinakarap ng bansa, nanawagan si Senador Go na suportahan sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte at isantabi muna ang usapin ng politika. Mainit ang mata ng publiko kay VP Sara dahil sa usapin ng paggamit ng Confidential and Intelligence Funds o CIF. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, hinimok naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalon sa mga lokal na pamahalaan, puksain ang malnutrisyon. Inapaparayoridad ni Abalon sa mga lokal na pamahalaan ang maternal, neonatal, child health nutrition programs sa kanilang lokalidad. Ang panawagan ng kalihim ay bilang suporta naman sa implementasyon ng kalusugan at nutrisyon ng magnanay-aka. Ayon sa DILG Chief, importante na magsagawa ng mahakmang ang mga lokal na pamahalaan para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mag-ina mula sa sinapupunan hanggang sa unang 1,000 araw ng paglaki ng bata. Binigyan din pa ni Secretary Abalos na mahalagang papel ng LGU sa Whole of the Nation approach para malipol ang malnutrisyon lalo na sa hanay ng mga buntis. Magandang umaga sa mga komandero na natin, ha? Mga nagpapasusong ina at mga sanggol, ganyan din ang pagbaba ng maternal mortality at pagbansot ng mga bata. Bilang alkalde noon ng Mandaluyong City, iginawad kay Abalos ang Nutrition Honor Award ng 3 magkakasunod na taon. Ba, congratulations, ha? Dahil ito sa pagsusulong niya ng mga proyektong lumalaban sa malnutrisyon gaya ng kanyang Millennium Baby Project na nangangalaga sa kapakanan ng mga mag-iina. 46 makalipas ang 5 ng umaga, pumalo naman sa mahigit 20 billion pesos ang revenue collection ng Makati nitong ikatlong quarter ng taon, mataas ng 13% kaysa sa target. Ayon kay Mayor Abby Binay, nalagpasan ng lungsod ang revenue target para sa buong 2023 noong Setyembre at nakapagtala ng 41% na pagtaas sa business tax collection na nasa 11.2 billion pesos. Ang nasabing revenue collection ay mataas ng 21% kumpara sa nakolekta sa kaparehong panahon ng isang taon. Sinabi pa ni Mayor Abby na malinaw na nanunumbalik ng sigla ng lokal na ekonomiya sa Makati at napakabilis ang pagyabong nito. Patunay niya rito ang double-digit growth na kita mula sa social o local sources, lalo na sa business tax na halos dumoble bago pa man matapos ang taon. Ayon naman sa Business Permit and Licensing Office, may kabuang 3,791 ang mga bagong negosyo ang nagparehistro sa lungsod hanggang katapusan ng Setyembre, habang 35,440 naman ang nag-renew ng kanilang business permit.
Hindi lang basta lubak, kundi wasak ang malaking bahagi ng Zamboanga City Diversion Road. Nagtatanong tuloy ang mga residente at mga negosyante at mga dumadaan kung bakit mistulang bulag ang mga lokal na opisyal at ang Commission on Audit sa pagkasira ng Zamboanga City Diversion Road. Makikita ang tibag-tibag ng malalaking bahagi ng kalsada at kapansin-pansin na wala itong bakal, halos madurog na. Ay naman, target sana ng proyekto na mapikli ng 20 minuto ang travel time mula sa Barangay Kabaluay at Barangay Santa Catalina mula sa dating oras na 1:30 minuto. Simula 2017, binuhusan ng 1.38 billion pesos ang 17.22 kilometers Zamboanga City Diversion Road Project ng DPWH. Pero ngayon po, ayan, parang tinamaan ho ng dalawang natural calamity. Ito daw po ay tinamaan ng intensity 35%. Intensity 35%. At saka ng bagyong Tongpats. Oo. Lupit na no ha. Tingnan ho ninyo yung, ay sus, may ginoo. Daan ba? Sino ba taratadong contractor nagtayo niyan ha? Naku, makakamura ka talaga. Oo. Ang tanong dito ho ng mga residente, anong ginagawa ng lokal na pamahalan dito? Sino bang congressman dito? Tingnan ho ninyo. Ha? Yan ho, hindi pa ho dinadaanan yan ha. Mantakin nyo kung daanan ng truck yan. E di nagkawindang-windang. Bukan tricycle lang daw ho at saka karitela dumaan dyan. Nagkaganyan ha. Ay naman, ay buhay to. Ay, mabubwisit ka talaga pag nakita ho ninyo yung mga picture na pinadala ho sa akin eh. Ganda umaga, Pilipinas! Ay napo. Ay, teka muna, si Dr. Nina Gloriani ng College of Public Health ng UP Manila. Kasi meron nung umiiral ngayon, di ba, flu-like virus na kumakalat ho. Doc Nina, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Congressman Angelo, at lahat sa inyo. Ano ho itong flu-like virus na ito, Doc Nina? Actually, relatively mas recent siya kaysa dun sa mga common cold. Meron tayo ngayon RSV, of course may COVID, may flu. So ito yung human metaneurovirus. Human? Pero, ano yun? Meta? Pneumo, so parang pneumonia. Pneumovirus, HMPV. Okay. Ano ito? A respiratory virus, para po siyang pinsan nung RSV, na kung naririnig na natin, yung respiratory syncytial virus, na mataas din, very, very common din as a cause of flu nga, flu-like illness at pneumonia. Ah. Parang sila mga virus. So marami po mga viruses na nakakapos. Dok, deadly ba ito? Deadly ba siya? Makamamatay ba siya pag napabayaan? Relatively mild siya kung healthy yung bata, no? Or yung adult. Kasi ang mas naapektuhan nito, yung bata less than 5 years old at yung mga matatanda na more than mga 60, 65 years old. Mm-hmm. Pero kung merong mga sakit na iba, may mga kondisyon na iba, ang isang bata o isang matanda, mas serious siya at maaring maging hospitalized sila o ma-ICU pa. So anong immediate solution na pwede natin gawin? Kasi ang rinirecommend na mag-face mask. Ay, ganun din. Kasi lahat naman ng respiratory infections, face mask eh. Yan, mapaghugas ng kamay, pag umuubo, nakatakit yung ano. Kaya face mask nga ang ating sinasabi, no? Mm-hmm. Siyari nating makumalat itong virus na ito. Teka, face mask, pagka nasa loob ka lang ng bahay o enclosed area o kahit nasa public transport ka? Lalo na sa public. Mm. Lalo na kasi hindi natin alam. At pwede tayong makahawa kung tayo yung meron o yung isang bata. Anong immediate treatment nito bukod sa pahinga at saka pag-a-isolate? Tsaka face mask? At ngayon, ang kanyang mga respiratory viruses ay supportive treatment lang talaga. Pahinga, hydration, maraming fluid, may lagnat, yan lang na para sa lagnat, may mga body aches, ganun din para analgesic, ganun lang po. Ah, okay. So, hindi siya ganun ka-deadly pero kinakailangan tugunan na kaagad, ayusin, i-address na kaagad bago pa man lumala.
Okay. Maiwasan natin, no? Lalo kung may mga side, ano, mga medical conditions. Yes. At saka kung pupunta sa mga public area, mag-face mask na muna. Mas mabuti po. Okay. Doc Nina, maraming salamat, ha. Thank you for educating us. Magandang umaga. Si Dr. Nina Gloriani ng UP College of Public Health. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, at least yung dark chocolate ng, anong tawag dito, ng naprodukto ho ng mga magninuyog dyan sa Laluigan ng Quezon, yung tangerine chocolate, immune booster ho yan, ano ha? Pero yung dark chocolate, ayun. Tulungan ho natin, ito pong mga magninuyog dyan po sa Laluigan ng Quezon, tangkilikin po natin ang kanilang mga produkto. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Marami-raming bahariyan sa pong available, ano ha? Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, suportahan ho natin ang ating mga magsasaka. Kasi kung hindi ho natin tatangkilikin ang kanilang mga produkto, sino nga ba ang magmamalasakit pa sa kanilang iba, kundi ang kapwa Pilipino. Ayan, tangkilikin ang gawang atin, sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin po ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, haabol kayo ha. Meron na lamang 20 units na natitira dito po sa GA Tower 2. Proyekto po ito ng Westchester Realty. Para ho doon sa mga gustong humabol, aba, 50,000 pesos all-in down payment ang nag-iintay. Makipag-ugnayan sa 0996-515-555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, bakit ka ba mangungupahan pa kung kaya mo namang magkabahay na? Stop renting, start owning niya. 20 units na lamang pong natitira. Habol na! 0996-501-5555 at 0947-434-5555. NPD, magdadagdag daw po ng mga tauhan sa Kamanaba para matiyak ang seguridad sa ikalawang araw ng campaign period. Detali mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. Maipunta ko kay Jel, magpapakalap pa ng karagdagang persa ng kapulisan ngayong araw ang Northern Police District para sa apat na lungsod o sa buong Kamanaba. Ayon dito kay NPD Director General Rosalito Gapas, ito Maroyo pumakiyak na mapangalagaan ang lahat ng mamayan sa panahon ng kampanyahan sa Barangay Teske Eleksyon. Ngayong araw ay pangalawang araw ng kampanyahan na naging payapa na magkahapon. Pero pagmati ako ba na maging payapa pa hanggang pagsapit na mismong halalan ay nais ng NPD na walang maganap na karahasan. Isang araw bago ang kampanyahan ay nagkaroon ng Unity Walk sa bawat siyudad na pinagkaisahan ng bawat kalahok sa halalan. Na ang bawat isa ay nangako namang kaisa sila sa hakbangin ng PNP para sa mapayapang eleksyon. Wala pa rin sa kaunama sa Pilipinas, Dizare, sa Osaris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ay, happy birthday nga pala kay Kuya, ano ha, Pangulo ho ng ano ng Integrated Master Plumber Association of the Philippines. Si Kuya Mandy Rivera, ano ha. Happy birthday, Sir Mandy. Engineer Mandy, Integrated National Convention and Technical Conference, October 21, bukas ho yan sa Cabayan Hotel ng Integrated Master Plumber Association of the Philippines. Happy birthday, Mr. National President Mandy Rivera. Ako kuya Angel po, siya ang Angelo Palmonos, nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang kilalang US Marine, si Lieutenant Colonel Jeff Cooper. Ang sabi niya, remember the first rule of gun fighting, have a gun. Kaya dun ho sa mga nakikipagbakbakan ngayon sa larangan ng politika, siguraduhin niyo muna meron pa yung sapat na baril at bala. Maganda umaga.